Welcome back, mga kalkab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kalkab. Ito yung pinakalatest ngayon na pinagpipiestahan po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Napakarami po ngayong kumakalat, mga kalkab, na talaga naman pong hindi maganda para kay Alden Richards, na may problema nga po raw si Alden Richards. Alam nyo, mga kaaldab, i-remind ko, wag po kayo masyado magpapaniwala kay Christopher Min. Real talk to, ginagamit lang po ni Christopher Min si Alden para sa kanyang pansariling interes. Di po ba? Sa tagal po at sa dami ng mga naging teleserye ni Alden, sa mga daming event na ginawa po ni Alden, bakit po nagkaroon ng issue? Di po ba? Nakikisaw-saw lang po talaga at malaki lang ata binayad kay Christopher Min para pasikatin itong mga vlogger, mga reporter na nag-i-interview po kay Alden. Real talk to, mga kaldab, kasi kung titignan nyo, ha, para lang po sa akin, kasi unang-una sa Victor Magtanggol, yan po yung una niyang teleserye ni Alden na hindi niya nakasama si Mengay. Although sabihin natin meron pa po, kumbaga, pagkatapos po ni Mengay, natapos po yung teleserye na yun, wala man lang pong nag-react sa mga kasamahan, sa mga kasama niya sa trabaho na si Alden late yan, paimportante yan, gusto niya lagi hinihintay siya, gusto niya lagi, di po ba? Patunay lang po yan, mga kaalda. Ba't yung mga babae po, nire-respeto ni Alden yan? Hindi ko lang alam kung bakit po may mga lumalabas na ganito. Di po ba? Patunay lang po na pinoprotektahan o talagang totally malaki lang ang binayad ng reporter kay Christopher Min para siya sumikat, para siya pag-usapan, para rin siya maging kumbaga bidang-bida sa article na isinulat niya. Biruin mo naman po kasi hindi ka pagpiepiestahan, ang dami ng mga kumbaga ang daming reporter. Lahat naman sinagot ni Alden, pero maliban lang po doon sa, alam nyo na mga kaalab, ako mahirap magsalita, mahirap magkomento, lalo na nga po pagdating dyan. Pero gaya ng sinabi ko, napakaraming nakakasama ni Alden sa trabaho. Di po ba? Lalo na po sa 8 Bulaga, sa Barangay 1 for All 4 1. Kita nyo naman po doon eh. Di po ba? Sa barangay, lagi siyang updated, lagi siyang nauuna. Sa 8 Bulaga naman, nakikita nyo. Di po ba? Kapag kulang yung 8 Bulaga o yung kulang po yung tao sa Broadway, si agad-agad pupunta si Alden sa 8 Bulaga o sa 1-4-1. Di po ba? Ganyan po siya ka-dedicate sa trabaho. Kaya nga po, napakaraming mga artista na gusto siya makasama. Taliwas po, siguro sinisiraan lang po si Alden. Di po ba? Akala nyo kakampin nyo si akala ng mga Alden fanatics, kakampin lang si Christopher Min. Hindi po. Huwag po kayo maniniwala dyan. Kung nga rin, pinoprotekta niya si Alden. Ginagamit lang po nila yan para yung reporter magsalita na, hindi, ganito, ganyan, binabawi ko na. Di po ba? Yan naman po yung katotohanan eh, literal. Kaya lang, siyempre, may mga bagong, kumbaga may mga issue, sinasabi nilang ganito, sinasabi nilang ganyan. Okay lang, mga kaaldab. Ang importante lang naman, maging updated po tayo. Ano man po yung pinaka-latest, ano lang yung trending, di po ba? Yun lang naman po yung importante, maging updated pagdating po sa social media. Di po ba? Ako naman po bilang true-blooded Aldab Nation, lagi naman po tayong nagbibigay ng mga kaganapan. Nagtataka lang po tayo rito dahil sa mga ginagawa po nila. Ako, mga kaldab, i-remind ko lang po kayo, wala naman pong pilitan sa mga sinasabi ko. Binibigyan ko lang po kayo ng idea, binibigyan ko lang po kayo para mag-react, para mag-komento. Di po ba? Kasi kung kilala nyo si Alden Richards, alam po ninyo na hindi kayo maniniwala sa mga sinasabi ni Christopher Min. Pero sabi ko nga po sa inyo, umalagwa yung account niya eh. Gusto talaga magpasikat eh. Dati-rate, tahimik lang to. Hindi gaano nag-iingay. Pero nung sumikat na at pinagpipiestahan na ng iba mga website, abay, natuwa mga kaaldab. Medyo umaangat po siya ngayon kesa kay Ogie Diaz. Kasi pati si Ogie Diaz, binanata niya eh. Kung hindi ka ba naman pagpiestahan ng netizen.
Alam niyo sa social media, masakit pong katotohanan na napakarami talagang marites dyan. Kumbaga, tinitignan po nila kung sino nga po ba talaga yung mas ipag mag-update patungkol sa mga issue, tipo ba? Eh, si Christine Bermin, mahilig makisaw-saw yan eh. Di po ba? Although sabihin natin, eh, bakit mo pinapatulan, Mr. Destiny? Bakit mo ina-update? Marami po kasi naniniwala sa kanya. Marami po kasi mga Aldab Nation, Alden Fanatics ang kumbaga sumisimpatya. Sabi ko nga po, akala nyo lang kakampi. Akala nyo lang po mga sinasabi ni Christy Permi pumapabor kay Alden. Di po, ginagamit niya lang po si Alden para makakuha ng simpatya. Para mas lalong dumami po yung mga viewers niya. Para mas dumami yung mga taong mapapaniwala niya. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, anong kwento? Bakit kailangan gawin niya ni Alden Richards? Ni kumbaga Christy Permin, di po ba? Siyempre, popularidad. Sabi nga po ni Ogie, kung gusto mong sumikat, eh dumikit ka sa sikat. Eh sikat na sikat si Alden. Biruin mo, halos yung mga bigating artista ng ABS-CBN gusto siya makatrabaho. Si Coco Martin, si Jane De Leon, si Ann Cortez. O baka bukas sa makalawa, sila Vice Ganda. Di po ba? Baka sakaling yung iba pa, mas sumunod. O tapos sasabihin nila hindi daw po kumbaga sikat, tapos may magaganap pang Miss Universe o Miss Philippines dito po na kung saan si Alden Richards yung magiging host. O doon pa lang talagang pagpepiestahan na. Kaya po sabi ko sa inyo, tignan niyo po kung bakit yung ginagawa ni Christy Permin. Ano nga po ba yung rason niya? Ano nga po bang ibig niyang sabihin? Ano nga po kayang benepisyo ang makukuha niya kapag pinakalat niya yung mga ganyang impormasyon? Po ba? Dapat updated kayo. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para sa mga mamis, di mawawaisip din kayo. Yun lang naman po yung importante na at least yung binalita ko ito, kumbaga mahahati na yung opinion. Ang sa akin lang, bago po kayo maniwala sa mga ina-update, tignan niyo po muna kung ano nga po bang dahilan, kung bakit niya nga po ba yan sinasabi. Hindi po ba? Kasi wala naman po talaga naniniwala eh. Kaya lang syempre, ano yan eh, Christy Permin yan eh. Kahit saan natin dalhin yan, kahit saan natin ibato yan, eh may mga followers din po yan. Marami rin sumasubaybay sa kanya na nabibrainwash at sinasabi ngang, oo, siguro nga talaga masama ugali ni Alden Richards, kaya siguro umayaw si Bea, kaya siguro yung startup hindi kumita. Di po ba? Marami na maglalabasan eh, na mga ganyan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, depende na lang yan sa mga taong magre-react, sa mga taong magko-komento. Pero ang sa akin, mga ka-Aldab, eh, bahala na sila. Di po ba? Yun lang naman po yung importante. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.